Good evening, everyone. Hello from the Philippines and to the viewers from around the world. Disclaimer lamang po that this podcast contains adult language and content and may not be suitable for all adult viewers. Viewer discretion is advised. Welcome to another episode na walang MMM, walang charot-charot. This is Madam X, ang baklang maraming ex, hindi ex-boyfriend, kundi experience. And ayan, welcome po sa ating lahat. Welcome sa ating sixth live viewers. Magandang gabi sa inyong lahat. And of course, ang topic natin for today, dahil kakatapos lang ng Earth Day nung April, correct? Alam, naglag si Butil. Tingnan mo na ano. Ating topic, ano ba topic natin? Ano to? Hashtag let the earth breathe daw. Pero ang toxic naman sa relasyon. Ang daming ganito ngayon, no? Ang daming ganito. Pero before anything else, I'd like to welcome AZLDT. Welcome. Hi ang ating ano, ang resident co-podcaster, AZLDT. Kamusta ka? Kala ko Resident Evil. Laro ito. Hello everyone. This is AZLDT Gaming and again we're here together and together and again with Madam Dex and Kuya Butil. Ayan, para naman sa isang napakainit na issue pagdating sa larangan ng relasyon. Ito talaga hindi napuputo lang ano dito eh. Hindi napuputo lang issue dito sa ano natin ito sa topic na to. Ayan. Correct. So pwede kayong mag-share mamaya. You can just type your comments. You can also type your experiences para naman mapag-usapan natin. Malay mo from Madam Bex, makakuha kayo ng mga payong malupitin dyan. Ang syempre sa'yo din, mas magaling ka kayo mas payo sa akin. Ako kasi, yung sa akin, ang ano ko lang, ang na-share ko lang na insights is both sides. Kasi sa sobrang dami, miss friendship nga ako, sabi nga nila, diba? Miss congeniality ba? Yes, oo. Sa aspeto, mga kababae, lalaki, bakla, tomboy, butiki, baboy, ang dami ko friends at saka na i-share parati sa akin kasi ako kasi yung ano Marites 101 ako yung ano yung parati tampulan ayan pag may mga problema ng mga kaibigan ko hindi ko nga rin alam parang ang galing-galing ko daw magbigay ng advice pero sa sarili ko hindi ko nga mabigay pero sabi apply ano ganun daw talaga yon hindi daw talaga ma-apply ayan sabi dito ni Vanessa Malto ouch sa toxic well anyway pumunta muna tayo dito sa ano sa root word natin ang pag-uusapan natin mamaya pa daw po si Vino susunod daw po si Vino kaya stay tuned lang po kayo dyan. Gising na po siya. I think meron lang siyang ginagawa. Pero he's on his way. So, balikin natin tong topic natin. Ang toxic naman sa relasyon. So, pag-usapan muna natin yung word ng toxicity. Kasi medyo ano yan eh. Yung toxicity, I think, generally, nasa pag-uugali na yan ng bawat, ano, ng bawat isa. Regardless kung mabait ka sa paningin ng tao, you always have this toxic attitude or toxic traits na sa'yo okay lang pero sa iba toxic na, 'di ba? So parang medyo ano to eh, medyo malalim yung mga eksena natin. Ayan dito pala si Don Romantico nanonood sa atin. Minsan isasalin natin to si Don Romantico ha para maturuan tayo ditong magato. Pag-usapan natin. Ay parati ko tong kasama lately si Don Romantico. Yung sa toxic na word, balikan natin yung toxic na word. So toxic. Welcome nga pala kay Miss Yo, nandito na rin po sa ating podcast. Magandang gabi sa iyo. Pak, ang ganda. Wow, oh. Ganda. How are you, madam? Oh, parang fresh ka na lang magsakit. Sabi ko sa iyo, vitamins. Kaya nga parang nakapag parang yung dating niya yung parang galing sa dagat eh no. Parang hindi nagkasakit parang nag beach. Fluff lang yon talagang pang artistang nagkasakit. para yung mga artista no pag biglang nawawala na it's either nabuntis or nagparetoke. Yon sana all no yung mga ganun yung excuse. Pero totoo talagang ano ka, okay ka na. Nagkasakit talaga ako, ikaw naman. Oo, okay ka na nga, sabi ko nga. Okay na, ano, better than yesterday. Yeah, oo, tapos gano'n naman talaga. Ano, syempre, yung mga immunity natin, medyo bumabagsak-bagsakin ulit kasi nga yung panahon natin, minsan mainit, tapos biglang uulan. Mm-hmm. Tapos yung mga boosters natin, pabagsak na. Hindi pa tayo nakakakuha ng booster. Nag-booster shot pala ako, Diyos ko, kahapon. Second booster. Biglaan yun. Mm-mm. As in, meron na yung healthcare workers kasi. Mm-mm. So, yun. Sana all may booster na. Ako wala pa, ting. Wala ko pang first booster. Wala pa. Oo. Ano lang to, lakas ng loob at saka kapal ng mukha.
Walk-in na lang ang booster ngayon eh. Yun ang ano, yun ang laban ko. Eh, well, feeling ko naman kaya ko naman siya. Kasi nagka-COVID lang ako, kinaya ko. Yung booster pa kayo. Alam mo yun? Balikan natin ulit. Ito, punta na tayo sa ating sabi topic. Sabi ko kay Clagger, Clag, ano bang topic ngayon? And then sinabi. Sabi ko talaga naman. Okay. Dapat ang ano eh, ang intro song natin, Toxic by Britney Spears. Oo. Oh. Diba? Dapat gano'n. Kantahin ang... mo nga, kantahin mo nga. Ito na naman, isang oras na naman tayo, puro tawa na naman tayo ng tawa. Guys, sa mga hindi mo na pag-share dyan, share na yung ating live stream. Ayan, good evening kay JB Silva, kay Prince Junaris Aysan Cantanilo, kay Regine Remorin, kay Don Romantico na aking friendship from TR1 din ito, from Amplify. Ay, nagbabalik na si Butil. Yes, babalik na si Butil. Okay ka na ba, Butil? Nakamute ka pa din. Nasa dagat siya, tignan mo naman. Ayan na talaga, okay ka na. Okay. Oh, totoo na yan ah. Since na ang topic natin ay toxic, parang ikaw yata ang pinakamagandang magbigay ng unang salita dito na toxic. How do you find the person toxic? Tagalog. Hindi ba Tagalog? Oo naman. Ano? Paano? Paano mo masasabi na toxic ang isang tao sa isang relasyon? Toxic? Siguro yung parang... Hindi ko alam. May kura. Hindi siya makontento. Ganun. Pwede ba? Hindi makontento. Oo. Parang... Demanding. Parang ganun. Yeah. Hindi kaya nagde-demand ito si ano si hindi ko alam kung si partner ha, pero kung ganun lang yung ano kung si partner hindi ko alam ha. Paano pag malay mo naman talaga may pagkukulang ka dun sa ano sa sinasabi mong demanding. Eh malay mo ka-demand naman talaga. Like for example, oras, ganto ganyan. Hinihingi niya yung oras mo. Eh, nanonood kasi siya kaya nangyirap sa akin. toxic yung karelasyon or isang relasyon, siguro kung... Isang relasyon? Isang relasyon, siguro kung ano, kung ganun niya, nagde-demand na yung isang ano. Kasi, malimitan kasi talaga sa sa isang relasyon, merong isang bagay na hinihingi yung isang tao na wala doon sa kanyang karelasyon. Yung parang paghahanapan ka ng ganito, ganyan, na hindi mo naman talaga kaya ibigay. So, doon talaga, nagiging toxic talaga yung isang tao na ganun. Sa ganun mga pagdedemand niya na ang hirap ibigay. Kasi parang feeling mo you're not enough and you're just an average person. Tapos itong taong to is very demanding at feeling niya very ano siya, no? Very superior siya. Oo, ganun. Correct? Sobrang hirap, sobrang toxic talaga dito yung nangyayari sa akin dito sa akin. Saan? Yung internet, sabay-sabay na. Diba part yan ng ano eh, diba? Pag ganyan sabay-sabay na, since andun ka na sa sabay-sabay, syempre diba parang pag kunyari, ito out of ano na lang, out of context na lang. Pag nag-a-apply ka ng trabaho, di ba? How do you handle stress? Mga ganyan, di ba? Tapos, how do you handle toxicity when it comes to workload? Ganito, ganyan. Oh, di ba? Parang, alam mo ang sagot dyan. Kaya, wag mo kami binibigyan ng mga advices na mali-mali. Tiyara. Anyway lang, hindi. Lahat naman ng sinasabi natin dito is, ano, I think meron naman tayong si Legend Daddy andito. Ayaw mo pumasok dito, Legend Daddy. Kaya let's go na. Si JB Silva, nandito din, no? Mm-mm. Sige, Azel DT kaya. Ano ang masasabi mo dito sa ating topic? Sa akin kasi, kapag ka sinabing toxic na tao, and in general, toxic ka kapag ka you're controlling the freedom of everybody, eh. Mapa family member mo, mapa karelasyon mo, diba? The freedom to do everything that makes that person, lalo-lalo na sa partner, di ba? Yung ilimit mo yung gusto niyang gawin na magpapasaya sa kanya. Yun, sa akin toxic yun. Kasi, alam mo yun, yung nahihinto yung gusto mong maging growth para sa sarili mo nang dahil lang sa katoksikan niya because of controlling that privilege na dapat ay
maging opportunity para sa'yo, di ba? So, sa akin ganun, it's always the support dapat in a relationship, not the controller part. Yun, para sa akin, ganun yung ano, toxic sa isang tao at sa isang relationship. Ganun. Yung very pushy, ika nga, no? Very pushy siya sa mga gusto nang mangyari na hindi naman siya scope ng gusto mong mangyari sa iyong buhay. Pero parang ano, di ba? Parang... Let's say, sabihin natin para mga kapamilya natin, 'di ba? Pag high school tayo, we all wanted to be someone who wants to be someone. Like for example, ako ang gusto ko talaga nung college ako is to be part of the ano, to be part of a journalism company or ganto ganyan. Well, very supportive naman ang aking ano, ang aking nanay, kaya ako ay pinayagang mag take ng broadcasting sa UE Manila. And fortunately, natapos ko naman itong course na to. However, I wasn't able to get into the industry dahil nga meron tayong mga ano eh, may tinatawag tayong limits, 'di ba? Sa isang kumpanya, meron talaga diyan part talaga diyan, may mga backer ba. So ayun, moving forward, yung iba naman gustong mag-nurse, pero ang pinagtitake na sabi naman ng mga magulang nila is ano, 'di ba? Parang hindi, mas maganda pag ano, pag magiging teacher ka or magiging engineering ka. Kasi malaki ang sahod, ganito, ganyan. Nagets, no? Sa ating mga viewers, ayan ha, mag-comment kayo dyan about ating toxicity. So, ayun, siguro parang ganon sa isang relasyon na parang itigil mo na yan. For gaming. Sa gaming, di ba? Nakarelate ako, makabati lang. Nakarelate ako dun sa parang yung sa career or yung sa... gusto mong maging paglaki mo, gano'n. Diba? Kasi... Ako kasi ganun eh, I really wanted to be an architect, kaso pinigil ako dahil nga that time parang ang hirap humanap ng trabaho ngayon. Tapos yun, maghanap ka ng ibang trabaho na alam mo na magiging stable ka, ganun. Hindi sa binababa ko yung tingin ko sa pagiging teacher, pero syempre ikaw sa sarili mo, alam mo kung ano yung drive mo, diba? So, swerte ka kapag ka, ayun nga, yun yung nangyari. So, hindi ko natupad yung unang-unang kurso na nagawa ko kasi nga may pigil factor. You would be really like lucky kung ang magiging partner mo is ipupush ka para gawin mo yung hindi mo natupad na dream, di ba? Pero kung halimbawa na pigilan ka niya to do that, parang bang, di ba, dapat suportahan ka niya, parang ayun. And I think I would also correlate dito sa pagdating naman sa relationship, yung toxicity. Ito yung siya yung type of pushy person, pero pag siya na yung ano, siya na yung parang pag ginagawa mo na mismo yung bagay na gusto niya, siya naman yung hindi gumagawa dun sa gusto niyang mangyari. So, I think yon isa pa rin yung part ng pagiging toxic sa isang relasyon na you wanted someone, like for example, ako, kasi toxic talaga ako eh. Kasi I wanted everyone to become better. To become a better version of themselves. And I always make sure na parang as much as possible, sumasabay ako dun sa growth ng isang tao. Kasi ayoko lang na nagpo-push ako. Tapos yun pala, yung ibang tao, yung ibang tao pinupush ko. Pero yung sarili ko, hindi ko pala pinupush. Diba parang anong dating nun sa karelasyon mo? Na kapag, kunyari, bigyan ko na lang kayo ng scenario. sa isang relasyon ko, previously, ayan. Sabi namin, titigil kami mag-smoke. So, part nito, yung binilhan ko siya ng, ano tawag dito? Ano yung vape pa ang tawag doon? Yung mga vape na refillable. Ayan, sabihin na natin refillable. Tapos sabi niyo, ikaw din natumigil ka na. Para fair lang, di ba? Para fair lang. Pero sabi ko, sige, titigil ako. Pero bilan mo ako ng ganyan para at least ano tayo, sabay tayo, 'di ba? Hindi lang ako yung kumbaga, it's not just your benefit, para syempre ako din magbe-benefit din ako. Ganun, kailangan parehas, kailangan pantay, kailangan sabay. So ang ginawa niya, binila niya ako, yan tama, e-cigar yung ano, binila niya ako ng ganun. So eto kami nag-ano, gawa-gawa kami ng eksena namin, hindi kami nag-guyos, ipag magkasama kami, puro yun lang. Pero pagdating sa bahay, kaharap yung mga ibang friendship, ganyan. Nag-iossi pa din, di ba? Pero at least you're trying. And I know for a fact na ginagawa na din yun kasi nahulian ko siya ng iossi sa bag niya. So yun, hindi ko na ano, parang
sabi ko, bahala ka. Kasi ayoko ng ano eh. Kumbaga parang, at least I've tried, di ba? At ako, tirinay ko din sa sarili ko na mag-quit, pero hindi ko pa pala kaya. Pero nagawa ko ng COVID. Ayan. So, ayun. Si Miss, ano naman? Si Ma'am Yo naman ang tanongin natin tungkol dito. Go, Ma'am Yo! Toxic. Yes. Toxic, alam mo, ang tagal ko nang alam na term na yan eh. Even though hindi pa ako into a relationship na toxic. Kasi, di ba, pag nurse, tapos may pasyente ka sa ER or may pasyente sa hospital, toxic, parang toxic din, ang toxic ngayon, ganyan. Toxic eh. So, alam ko na yung meaning ng toxic pag ginamit mo sa isang situation, relationship. Pero when I myself experienced the toxic relationship, iba pala, no, pag ikaw yung first hand mo na experience yung toxic relationship. Yung may toxic na tao. Yeah, kasi noong una, iniisip ko, ako ba yung toxic? Kasi di ba, you try to justify the situation para hindi, parang bulag ka eh. Bulag ka sa red flags, bulag ka sa lahat because you try to still make things work. Yun pala, mahal toxic. Mo. Dahil mahal mo. Dahil mahal mo. So, lintik na pag-ibig, di ba? Sabi nila. Dahil all because you love the person, you try to justify the things that you think ay talagang red flag na. So, there is a relationship na healthy, di ba? When you say relationship is healthy, everything is parang working, you feel supported, you feel parang blooming ka at the same time. Kaya nga, di ba, iba, oy, nananaba ka, hiyang ka kay ano, hiyang ka kay, di ba, have you heard that kind of phrase na hiyang to, parang ganun, naalaga. Hindi haggard, ganyan. Hindi ka haggardo versus ganyan. So, ganito. Ganun, the opposite of that is the toxic relationship. So, ibang story yun, syempre. For me, coming from, based on experience myself, ang toxic relationship is whenever you feel sobrang ubus ka na, drained, tuyot na tuyot ka in all aspects. Ibig sabihin ng in all aspects, parang tuyot ka in terms of financially, you don't know how to handle your finances na. Kasi the relationship is going nowhere, di ba? Tapos next is your partner is really not supporting you all the way sa mga gusto mo, sa mga goals niyo, magkaiba na kayo. At yung tipong pag-uusapan niyo pa lang yung isang bagay. Kunyari, late umuwi yung isa. Tatanungin mo, saan ka galing, love? Ganyan. Ang sagot niya, bakit ba? Ayun kanina. Yung meron agad rebuttal na nagtatanong ka lang naman. Pero ganun. So something is wrong. Something is really not the usual. And ang pinaka basihan for me that the relationship is toxic, dalawa lang. There is no more respect and there is no more, hindi love eh. Sometimes kasi you still love your partner but you're not enjoying the partnership. So, yun yung para sa akin. There's no more respect and at the same time, you feel drained all the time. You're not better than who you are. Mm-mm. Naramdaman ko yun. Nung nakaalis ako sa isang relationship that is already toxic, I'm not saying na the person is toxic. Pwedeng ako din, naging toxic din ako. Kaya the relationship did not work out. Pero, justify pa eh. No? Pero siya talaga yung toxic. Wala. Pag ano, yung pag i-identify natin kung sino yung toxic, syempre dapat yung kabilang party, di ba? Oh, kasi dapat tayo yung tama. Narealize ko yun eh. Inisip ko rin naman at some point na baka ako din toxic. Kasi I have, alam mo, kaka-training ko sa inyo, di ba? Dapat ina-apply ko din yun. Galing ako doon. Winiway ko din. Ako ba toxic? Ako ba yun? Or ganyan. Pero I got so tired defending the other person. Especially in the eyes of other people. Kasi other people can really see the things that you cannot see yourself. Na, yo, hindi na tama. Yo, ganyan, ganito, ganito. So, yun, realize ko na it was very toxic. Ang taba-taba ko sobra, parang losyang, parang ubos, tas I feel drained. Wala akong gana pumasok sa trabaho. Mm-mm. Wala akong gana sa, ano ba tayo nun? Ibang company pa ako na hindi pa Play Force, hindi pa Play Toon niya. So, wala akong letter gana. Letter A ba ito? Ano? 5 letters. Starts with letter A, ends with letter A. Correct, diba? So, ganun pa ako. Alam mo yun, the company that I founded, ako yung isa sa mga nag-push hard. Dapat ganado ka eh. Kasi diba, produkto mo yun eh. Mahalin mo yung produkto mo. But at some point,
I got so drained. Not just that one, the previous relationship that I had pa was super toxic din. Wala na akong ibang nagawa para sa sarili ko. So, yun, pag wala ka ng pagmamahal sa sarili mo also, that's one of the indicators that you are in a toxic self or in a toxic relationship. Mm-mm. That has to end ASAP. Diba? I see. Napa-IC na lang ako doon. Pero alam mo, kung gusto kong dagdagan yung sinabi ni Ma'am Yor regarding doon sa isang relationship, yung pag feeling mo na de-drain ka na, tapos parang feeling mo wala ka ng ano, wala ka ng patutunguhan. Alam mo yung nakakainis pa, yung kapag yung partner mo, yung dinuduldol pa sa'yo, yung paulit-ulit na yung pagkakamali mo or yung pitfall mo. Yeah. Diba? Tapos tsaka yung mga flaws mo, ulit-ulit. Tapos gusto niya, dapat ganito ang ginawa mo, dapat ganito ang ano mo, ang sinunod mo, ganito, ganyan. Alam mo yung instead of showing support na parang, oh wait, it's okay, oh it's okay. Diba? Parang you have to acknowledge first na emotion ng ano yan, emotion ng partner mo yan. Dapat ina-acknowledge mo muna yun na what if you were in that situation, okay. Diba? How would you think that this person or this your partner would handle the situation? Would handle you kung ikaw yung nandun sa pinakababa? Kumbaga, parang ikaw yung nalaglag, kung ikaw yung napahamak, ganito. Diba? Parang ganun. Dapat ganun muna. Acknowledgement siguro muna, no? Ang hirap nung parang mali ka na nga, tapos idudul pa sa'yo, paulit-ulit. Ang sarap sampal eh. Nakakainin. Sometimes, diba all of us, naman, for sure, si AZ, si Butil, sometimes you just want somebody to lean on eh. We don't Mm-mm. want any advice. We need our partners so that we feel at home. Di ba? Yung parang pagod ka sa work or aalis kayo, magde-date kayo ng kadate mo. Ayaw mo pag-usapan anything. You just want him to be there for you. Di ba? Sometimes you don't need any advice at all. But that specific person will make you feel super baba sa sarili, di ba? Ganito ka. Dapat correct. Ganito. At saka maganda, maganda yung sinabi ni Jay Twist, ha? Keep expectation realistic. Keep your life balanced. Totoo yun. Right, totoo right. Yung nandun ka sa, yung realistic. Ano ba yun? Asan ko ba na, yung training? Oy, we have Kevin Alasco, said Marcos, Jay Twist, yan, mga... For sure, can relate yung mga boys natin, mga grown-ups na yung mga yun, sir. Oo. Itong mga to talagang grabe na itong maghawak ng telepon. Mga pamilyadong tao can relate to that one. Diba? Perfect yun, perfect. Gusto ko talaga yun. At saka, hindi ko maalala. I think it's, ito yung SMART, yung sim, yung abbreviation ng SMART, realistic, attainable, at saka timely. Ano ba yun eh? Ano ba? Sa goal setting. Diba? Goal setting. Actually, yun? Hindi lang yun sa applied dun sa... Kaya nung dinaskes mo yun previously dun sa natin, sa mga trainings natin. It's also being discussed sa corporate, corporate world. Meron pa yun, may iba pa yung mga ganyan. Gusto ko yun. Oo, gusto ko. O, naalala ko pa talaga. Ano pa? O, ikaw, Aziel. Go! Ano ulit yun? Naglag ako. Ano pa? What else? Ano pa yung madadagdag ko sa sa mga... Toxic ito? Relationship. Mm-mm. Siguro, when it comes to communication kasi, isa pang factor yan eh, yung lack of communication between the two of you. Yung alam mo na meron ng problema, pero you always avoid... May factor kasi sa atin yun eh. Right. Diba? Oo. Alam mo na may problem, pero ayaw mong mag-confront because ayaw mong lumaki yung issue. Ayaw mong mag-away kayo. Ayaw mong mag-start or ma-trigger yung partner mo kasi alam mo mainitin yung ulo niya or ikaw kasi alam mo emotional ka, ganun. So, you avoid it. You avoid it. Parang, doon na nag-i-start yung miscommunication na yung isa hahanap na lang na magpagsasabihan. Yung isa naman, kumbaga, yung isa naman, parang ano ba yon, may problema ba kami, mag-overthink na siya, magpa-paranoid na siya, di ba? And then, yon yung pagiging paranoid, anong tawag dito, magkakaroon pa ng tipo na
i-hold niya or talagang yung babantayan niya, yung partner niya, mag-exaggerate na siya. So miscommunication kasi ang daming pumapasok na negative vibes when it comes to relationship eh. Nagkakaroon na ng trust issues, nagkakaroon na ng anong tawag dito, yung tipo ba na wag mo na akong kausapin. Better na lang yung silence na lang ang mag-solve ng problema natin sa relasyon natin. Parang ganun. So, sa akin, communication is really a must when it comes to relationship. Para sa akin. Yung hindi nakikipag-cooperate. Oo. Nakakabal. Yung problema na ayaw pa pag-usapan. Diba? Nakakabal. Iniiwasan. Mm-hmm. Kasi, May gusto ka ba sabuin muna butil? Kasi parang may gusto ka talaga sabi-sabi niya. Oo, ganito. Bumoboses sa gilid eh. Bumoboses, nakikita ko talaga. Nakakainis yung ganyan na alam nang may problema, iiwasan pa. Tapos, eto yung hindi, alam mo yung etong napaka-balance ng topic natin ngayon. Hindi natin pwedeng masabi kung sino tama. Hindi natin pwedeng masabi kung lalaki o babae. Hindi. Kasi it's trait to ng, or pag-uugali to ng isang tao eh. Diba? Parang, gusto ng partner mong tulungan ka, eto ha, gusto ng partner mong tulungan ka, pero ikaw, ayaw mong pag-usapan yung topic. Kasi parang walang trust. Alam mo yun, walang trust. Hindi ka nagtitiwala dun sa partner mo na, ay, hindi naman ito makakatulong kasi hindi naman ako maiintindihan nito. Eh, bakit kaya hindi mo subukang mag-open up? Malay mo, mas marami pang alam yan sa'yo, di ba? Na-experience nyo na ba kayong tatlo yung sinabi sa inyo na kaya siya nagkaroon ng ibang kausap. Kumausap siya na ba? Si Miss S, ganyan. Yung ano natin, nung last week, ganyan. Kumausap ng iba, si partner mo. Sa iba na lang ako, kay kumpare or kay kumare or sa ibang babae or lalaki siya nag-open up ng problema niyo yung dalawa. Which is very... No. Okay, go ahead. Hindi mo siya naiintindihan. Correct. Which is, pagdating ng problema talaga, yung parang problem solving na, yung parang, what is given, what is asked, what is, problem solving. Solution, ikaw lang din naman pala yung magiging solution. Na ang laki nung una-una pinamukha niya sa iyo na wala siyang tiwala sa iyo. So yun, imbis na ikaw relax ka lang, masaya ka sa relasyon niyo, gusto mo siyang tulungan, gusto mong kausapin kanya, wala, nagiging mas parang yung relasyon niyo mas lalong nagiging toxic. Correct. I agree to that na parang nung nagka-problema, wala ako sa equation. I think yun yung sinasabi ni Butil. Pero ako yung gusto mo maging equal sign. Ako yung magsosolusyon sa problema. Diba? Pero nung ginawa mo yung problema, I was not there. Yun eh, parang blank plus blank equals, ikaw na lang yung sa equals. Ang ending, wala, nag-open up sa iba. Ako, isa yun sa mga sign that the relationship is already toxic when that person is already umiiwas sa communication. Tama si Easy. Umiiwas sa communication. Parang lagi na lang may mali, lagi may problema. Hindi natatapos yung isang problem because he or she will always say na, ayan ka na naman, hindi mo ko maiintindihan, kaya okay na, wag na natin pag-usapan. Alam mo, mas na-appreciate ko pa yung relationship na hindi nyo pinag-usapan, pero the next day, okay na kayo. Parang pinalipas niya lang yung nagpalamig lang kayo sa isa't isa. Yung ganyang issue, Miss Yo, siya, parang personal matter yan. Yung parehas, nasa bahay yung problema. Mm-hmm. Yung inyong pag-uusapan, tapos bukas okay na kayo. Pero yung problema nung isa sa labas na wala doon sa loob ng bahay, tapos ayaw magpatulong nung nasa kabilang, gets no? Yes. Baka yun yung mahirap na baka yun talaga yung mahirap na situation. Tipo po, kaya nga kayo partner. Partnership kasi, di ba ganun yun pag relationship, I always believe that love is really not the only thing that makes any relationship work. A relationship is always a partnership, so beware and ingat lang din sa mga bibigay natin yung sarili natin as buong buo. It should be somebody who will really support you all the way.
makukompare nyo din yung relationship nyo before sa present nyo eh. Correct. Diba? Kahit wala kang relationship ngayon, ikaw as a person, mas okay ka ba nung kayo o nung wala na kayo? Sometimes, nagbo-bloom ka pa lalo pag wala na kayo eh. Wala diba? Na kayo. Nagbo-boom yung career mo, tapos wala ka ng katoksikan, tapos you can get to be with your family. A lot of things do happen if natatanggal yung bara. Which is totoo yun. Diba? At saka mas minsan mas okay na ano, mas okay na you have to let go to ano, dun sa mga toxic na tao. Kahit pa ano yan eh, kahit kaibigan mo yan, kahit ka family member mo yan. If you find them toxic, di ba? Why don't you try, ano, iwanan mo yung mga yan, di ba? Tapos, makikita mo talaga yung parang, ah, mas better pala talaga ang buhay kapag wala ka. I know, mas mahaba ang pinagkamahan natin. Alam mo yung childhood natin, na ano, parang we spent each other for 14, 15, 15 years. Pero simula nung nawala ka, parang mas naging magaan yung buhay ko na I already have my direction, nakakita ko kung saan ako dapat pupuntang tama. Right. Diba? Maganda yun. Shout out kay Michael Domingo from Good Game PH. And don't forget guys, meron kami tournament tomorrow that's going to be Mobile Legends pala, Mobile Legends Tournament. Meron laban starting 4 p.m. Dire-diretso po siya. Tapos ako, ang laban ko ay Saturdays. Kalaban ko si Vino. Nakakatawa. Nakakatawa. Sabi niyo, wala, natalo na kami. Eh, kasali si Vino pala sa GC ko. Sabi ko, ano ba, laro-laro lang to. Eh, enjoy na lang natin, di ba? Sign naman ang opportunity. Pero yun nga, balikan natin dito. Ang may comment dito si Ani. Si Yosh Cebuala. Sa long relationship, lalo na pag may anak na, toxicity is part of life. Kung isa yung toxic din, kailangan mo siyang tulungan. Yes, ano? Yes, Butil, may sagot ka? Si Butil na kagad. Sige nga, Butil nga. Since ikaw yung may partner, tapos meron kayong, may anak kayo, di ba? Tama ba? May kid? Meron ko. Bali, yes. Jose, yung anak namin. Yeah. Ano daw? Ala! Kinukurot na siya sa gilid. Kinukurot yes. na siya sa gilid. May sagot ako dito, dito sa comment ni Yos. No comment. Sa long relationship, lalo na pag may anak na, toxicity is a part of life. Mm-mm. Kung isa yung toxic, then kailangan mo siya tulungan. Tulungan saan? Tulungan saan? Kung toxic, kung natotoxica na siya, paano mo siya matutulungan kung natotoxica na siya sa'yo? So, siguro ang kailangan mo tulungan, yung sarili mo, siyempre una-una. Kasi alamin mo yun eh, bakit ba itong tao to, ba't ba itong yung partner ko is sobrang natotoxica na sa relasyon namin dalawa? Meron ba akong ginagawa? Meron ba akong nagawa? Or meron ba akong gagawin pa na para matoxic siya? Siguro ganun. Para sa akin lang. Pero salute sa'yo kasi alam mo yung ano, yung self-assessment. Meron ba akong ginawa? Meron ba akong magagawa? Or ano ba tatlo yun, diba? Meron ba akong ginawa? Meron ba akong nagawa? Meron ba akong ginagawa? Oh, diba? At least meron kang ano, may self-assessment ka. Nandun ka pa sa reality at alam mong hindi ka toxic. Kasi pag hindi mo kayang gawin yan, ay nako, kapag nako, magdasal-dasal ka na. Sabi nga dito ni Sarah Hernandez. Ito yung kanina, Ma'am Yo. Sabi niya, partner daw, pero one-way love. Partner daw, pero one-way love. Mas okay ka nang mag-isa, malalaman mo kabilaan nagmamahal sa'yo kesa nasa inner relationship ka pero sobrang toxic. Ayaw ko na lang mag-talk. Moving forward, maganda rin tong sinabi ni Kevin Olasco. Share ko lang, 7 years na kaming, yes, 7 years na kaming ng partner ko. And normal lang talaga yung problema. Ito ang ginagawa namin pag hindi na kaya pag-usapan at halos nag-iiyakan na kami. Nag-pray lang kami always, naka-ready yung candle namin. The best talaga si Lord yung nasa pagitan ng pagmamahalan. May kasal na ba sa inyo? Agree kay Sed Marcus, diba? Oo, basta may ano, may namamagitan may, talaga. May guidance from correct. Kung ano man tawag natin sa creator. Iba-iba kasi yung religion natin eh. Mm-mm. So, basta may guidance. Importante yan sa isang relationship, whether a partnership, live-in partner, dating, or what, you always have to seek guidance from above and no one else.
Shout out to baby boy. Ano to, dati taga Alpha to. So shout out to you baby boy. So sa mga Facebook partner ko before, oh my God, baby boy, si Muska, nag-hi sa'yo, magkakabatch yan. Kailan ka ba mag-play force? Para pinag-uusapan pa lang natin kanina yung letter A. Starts with letter A, ends with letter A. O, diba? Mga mahal kong talents yan from kung saan ako galing. Talaga naman, never ever fail to really say hi. Yan, hello. Mm-mm. Eto, pabasa naman ako ng comment ni ano. Pabasa ako ng comment ni J Twist, guys. Ang ganda naman comments nila, no? Oo nga, ang ganda nga eh. Pag, gusto nyo pala ng toxic, ha? maganda pala yung topic natin, J Twist. Basta, basta. I'll read. Kahit gaano ka-toxic ang relationship, wag na wag mong iiwan ang partner mo. Kasi simula sa una pa lang, ginusto mo at minahal mo siya. Dapat sa mga ganyang sitwasyon, samahan mo. Wag mo sukuan. Kung pabitaw ang isa, dapat yung isa lumalaban. I agree to J Twist, and at the same time, I also kind of like to have a twist sa sinabi niya. So that's correct. You all... sa partnership, especially to married people, diba, sa through sickness and in health, till death was part, or sa mga magkakasama, yes, you binded kayo ng creator. Ano, creator ba? O kaya, basta nagsumpaan kayo na dati, wala pa kayong anak, or ngayon, nagsasama kayo, or what, dapat ano yan, tama yung pag-usapan ninyo. Huwag kayong bibitaw, huwag kayong gi-give up. Huwag yung hanapin sa ibang tao yung solusyon. If kayo yung problema, yung solusyon is nasa inyong dalawa din. Wala yan sa nanay mo, wala yan sa tatay mo, kasi iba mamas boy, papas boy. Iba dyan. Diba? Yung iba dyan, sabi ni kumpare, sabi ni, wala yan sa ibang tao. It's you and the person ang makakasolusyon yan. Kaya nga, diba, you have to keep things private. Kapag may problema kayo, huwag kang social media na social media. Oh my God. Yung mga nag-social media na nag-post pa. Nag-post ka pa ng galit mo sa partner mo. And then after a few weeks, you're gonna go back to each other. Kung alam mong magkakabalikan pa kayo, don't ever post anything on social media. And even hindi kayo magkakabalikan, it's best that you sort things out internally. Yun yung ano ko dyan. Tapos, ang dudugtong ko dun sa sinabi ni J Twist, you should know your limit. Alam mo dapat kung hanggang kailan ka mag-TTS at hanggang kailan mo bibitawan yung tali. Diba? Yay. Regardless. Ato, ayoko makot ha. Disclaimer ulit. Disclaimer. Pero this is my opinion. Sa mga kasal dyan, naging abogado. Sa mga kasal dyan, at saka may balak ikasal, or sa may mga kasal dyan, sometimes the only thing that keeps us together is because kasal kami. Pero wala nang pagmamahal. Yung iba naman may pagmamahal pero wala nang respeto. Hindi siya ganun. Dapat may respeto at saka may pagmamahal. So kapag wala na yon tapos kasal ka, I think mas magandang mag-let go kayo kahit na may anak, because you're not staying for the kids. I don't believe in that connotation. But ginagawa ko to para sa mga bata. No, it's not that. Ginagawa mo yan kasi hindi mo kayang mahiwalay dun sa tao. It's correct. Not about the kids. Kasi if iniisip mo yung mga bata or yung mga anak, papakawalan mo yung isa't isa, or ikaw mismo aalis ka sa ganung relationship so that you can provide better options for the kids. Or masabing may pamilya kayo. Ganyan. Correct. The kids don't deserve to be part of such a toxic relationship. So let's not use the kids for us to stay in such a very toxic relationship. So yun lang. Maganda yung mga comments natin, as in natutuwa naman ako na they're sharing their insights. Meron pang isa, you may want to read the comment of Erineo Garcia. Pero usually pag in a relationship ka na, di mo na malalaman if toxic ka na ba, kasi ang focus mo nasa iba. Ay, kasi mayroon na nga, gumagawa na ng paraan para umalis din sa isang relasyon. Oo. Nagiging excuse na lang niya. Meron kasi yung mga self-proclaimed na toxic na ako eh. That's why feeling ko kailan ko nang umalis dito sa relasyon na to. Alam mo yung ginagawa? Yan naman yung nakaka-buisit din, di ba? Yung mga feeling nila, alam mo yung ginagamit nila yung word na toxicity. Pero
it's not me, it's not you, it's me, mga ganyan. Yes, oo. Pero ang totoo niyan, meron na talaga akong nahanap. Meron na talaga akong kapalit. Oo. Correct, that's true. There, you can really never fix any problem if you already found the solution to anybody else or to someone else. Diba? Correct. So might as well, you have to just be honest. Dun papasok yung element na signs ng toxic ka is you're not honest anymore to your partner. May iba ka na, ginamit mo pa siya. Toxic ka, toxic na ako, or hindi na ito maayos. But ang totoo, kaya niyo yung ayusin eh. It's just that, ayaw mo lang, ayaw mo na. Lumilihis ka na. Ayaw mo lang, ayaw mo na. Yun yun. Pag gusto, diba? May paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Dahilan, guys. Correct. Oh, basa naman kay Jay Twist, buti oh. Si Butil to, makakarelate siya. 6 years na kami ng girlfriend ko, 4 years na akong may anxiety. Hindi ako lumalabas ng bahay, hindi ko ipapasyal si girlfriend ko dahil napakataas ng anxiety ko gawa ng past na sakit ko. Nag-aaway kami kasi hindi ko na siya nai-debate, hindi ko na siya ipapasyal, which is ginagawa ko noon. Yeah. Pero nandyan pa din siya para sa akin. Hindi niya ako iniiwan, hindi siya umanap ng iba sa kabila ng pagkukulang ko. Sinasamahan niya ako hanggang ngayon dahil alam niya nagagaling ako at naibabalik ko ang dating activities na ginagawa naman. So yun, shout out to sa girlfriend ni Jay Twist. So, shout out to you, to the support that you're giving. Ang tapang ng support, nasa picture, tapang. Nasa background niya. Literal na support. Pero alam niyo, I think that one will only work if from the start, di ba na topic na natin before, yung yes. Sa rebound? Mm-mm. Kapag pumasok kayo sa isang relationship and you agreed na, I'm not yet okay, but I want you to help me be okay. Kapag ganon, pwede yon. Yes. Pero kapag one way na, kahit anong gawin mo na, ay ano. Kaya salute to you, to the girlfriend of Jay Twist, sana all. Si Pao naman, natawa ko sa comment eh. Let the bird breathe. Ipit na ba? Sakal na ba? Kayo ba ay, eto, malapit na kasi tayo magtapos pero baka we can extend 10 more minutes, di ba? Ang daming nagigandang comments eh, ngayon. Sige. Ano ba yung, na-experience yun na ba yung hindi kayo makahinga sa isang relationship? You love the person but hindi kayo makahinga? Ako, ganda! Ang ganda mo doon! Ako, pero alam mo yung sa akin, sinabi ko na parang ayoko na. Oo. Dinaretso ko na. Alam mo yung parang sabi ko, ganun din naman eh. Parang feeling ko, pinaplastic mo lang ako dito sa relasyon na to kasi may kailangan ka. Sabi ko sa kanyang ganyan. Tsaka hindi ako happy dun sa ano natin, ganun sa mga nangyayari sa gabi. Hindi ako happy sa ganun. Hindi ako happy the way you treat me kasi it's just one way na parang ako lang ako yung naglalabas ng pera. Alam mo yun? Oo, totoo nga yun na ganun. Pero yung meron akong mga nahanap na mga naging partner na wala namang problema pagdating sa anda, di ba? Yeah. Sabi ko parang, hindi naman sa comparison, but nandun ako sa realistic na pamumuhay na parang I don't see this person or I don't see myself being with this person for the rest of my life. And I'm not happy at all. So, yun. Talagang kailangan mo lang talaga magpakatatak. Tanggapin mo sa sarili mo. Ganun lang po. Yun lang, tapos na. Natulala si Mamiyo. Kahit gano'n kasi ka-komplikado yung isang sitwasyon, basta't masaya ka, di ba? You will definitely like, parang, ano yun? Love conquers all ba yung tawag doon? Ano ba yung tawag doon? Love will keep us alive, charek. Love will keep us alive, parang gano'n. Ayun. Tama nga naman. Saka, ano, sa akin na, sabihin niyo sa akin kung agree kayo or disagree. Salute ako kasi dun sa mga tao na, i-relate ko dun sa comment ko kanina about relationship, communication, no? Mm-mm. So ako, I really salute? I really salute those couples or partners or mag-asawa na napaka-brave nila para pasukin yung alam nila na magiging uncomfortable conversation para sa kanilang dalawa. 'Di ba? Yung 'di ba kanina sabi ko ayaw nilang mag-talk kasi iniiwasan nila yung parang mag-away sila. Pero
ngayon, salute naman ako, the other way around, diba? I really salute those couples na alam nilang magkakaroon sila ng debate, alam nila na magkakaroon sila ng parang palitan ng insights nila na possible na negative, it's opposite of their point of view, pero at the end of the day, at the end of the conversation, they'd really meet on the equal side para ma-solve nila yung problem, diba? And that's one good way of handling a really toxic relationship. So, speaking of ano, yung ganyan, yung magkaiba yung perceptions in view. Life, point of view, ganyan, sabihin na attitude natin. Attitude based din kasi yan. So, bigyan natin ng ano, bigyan natin ng scenario. Ito, medyo, mapapa-cringe tayo ng konti. Alam yung kay Andrea Brillantes tsaka kay Richie Romero? The basketball player? The basketball player. Diba, si Andrea Brillantes was supporting this another candidate. And, sa kabila naman is parang wala naman siyang pakialam. Alam mo yung nakikita mo yung mga comments nila sa social media. Ang galing din mag-handle ng lalaki na parang, oh sige, bahala. Alam mo yung parang deadma lang siya kung saan ka masaya, ganito, supportahan kita. Pero you have to respect yung kung ano yung gusto kong tahaking landas. Alam mo yung nakikita mo yung mga comments, nakakatuwa lang. Parang, maghiwalay din kayo. Tsare. Kala ko naman, maganda yung sasabihin mo. Bata pa nga. Yeah, I can see they're very in love, diba, bata eh. Galing tayo sure. Dyan, guys. Mag-iwalay din yan. Ngayon lang yan. 2 months, mga ganyan, no? Yung mga dumaan na sa mga dagok ng buhay. 2 months lang, bitter na bitter. Pero, nakakatuwa naman yung mga may healthy relationship, to be honest. I feel very parang nakakainggit na at the same time, hindi ka inggit na gusto mong i-destroy eh. You feel very happy for them na, yes. Wow, sana all. Yun yung quote-unquote sana all. Diba? Mapapasana walang all. Walang forever. walang forever, sabi sa comment eh. So what to do? Si Sir Mike. Kaya nga, kala mo naman siya, wala talagang forever eh. Ay, forever yun si Sir Mike, ah. Meron na yung kid nasa picture na nga. Oh, may forever tong si Mike talaga, oh. Pero naniniwala ba kayo na sometimes the relationship is toxic or you attract a toxic person because you yourself is toxic? Mm-mm. Naniniwala ba kayo doon? Ako hindi. Minsan kasi may mga taong ano eh, na parang amazed sila dun sa attitude ng tao na ano ba yung curious? Curious, challenge, curious. Sa bad boy, ko. Sa bad girl. Yeah. Correct. Ako kasi yung bad girl. Try me, di ba? Parang, kala mo maluloko mo pa ako. Wala na kayong maluloko dito. Ang dami ko nang pinagdaanan eh. Yeah, may ganun nga. Pero ako, based from experience, naisip ko na minsan, dalawa lang yan, napagsasamantalahan talaga yung mga mababait na tao na napunta ka talaga sa maling landas. Pero ang catch naman dun is that hindi siya naglalas if the two of you are different wavelengths. Diba? Mabait ka, mabuti ka, siya ay ganito or what. Hindi talaga mag-work ang ganun. Pero totoo yun, opposite attracts. O, totoo din yun. Something is, may common kayo together. Meron toxic din kayo. Toxic din. Pero guys, kapagod na yung toxic relationship. Naisip ko lang din, parang ang daming nawala sa atin sa toxic na relationship. We lost so much of our time. Diba? Lagi mo na lang masasabi, disclaimer mo na lang, well, past is past. Charge your experience. Okay, pag may anak ka na, at least may dalawa akong anak. Diba ganun yung mga disclaimer mo na lang? Pero sa totoo lang, if you're gonna really check the whole situation, manghihinayang kasi na walang oras sa'yo eh. Kakawala yung, nakakaano yung oras. Nakakahinayang. Yung oras na nawala. But, you wouldn't be that strong if without that toxic relationship, di ba? Pero kung kaya mong skipan, why not, di ba? Skipan nyo na, wag kayong pa-experience the best teacher, hindi totoo yun. Correct. Hindi yung totoo all the time. Pwede kang matuto sa, pwede kang maging smart. You learn from people na na-experience na yan. You don't need to experience the same shit, di ba? You learn from people. Mm-mm. Parang sabi dito ni Sir Mike, paano po ba magmahal ang isang bad girl? Alam mo, I can always remember yung movie na Mr. and Mrs. Smith.
Angelina Jolie at saka si Tom Cruise ba yun? Oh. Ah, diba? Parang ako, I would say na etong bad girl kasi hindi siya magiging bad girl kung wala siyang pinagdaanan ng grabe. Okay. And tsaka pag nakuha mo yung loob ng mga bad girl, she's gonna give it all. As in lahat-lahat, wala siyang ititira para sa sarili. Ito, ano to, medyo R, hindi pala medyo, R18 talaga. Napanood niyo ba sa Netflix yung 365 Days? Not yet. Nako, panoodin niyo. Sobrang steamy. At saka, steamy talaga. Steamy, oo. Oh. Okay. Okay. Kaya ako lalo nagkakasakit eh. Kakasakit ka na, sasabihin mo sana all. Alam mo, ano lang, just a summary, ano siya eh, mafia yung lalaki. Mm. Pero iba siya magmahal. Hindi niya, iba siya din sa babaeng love niya. Hindi niya inaano. Sabi nila kapag kahit gaano ka ka bad boy or ka F boy ka dati, F girl ka dati, pero pag na-meet mo yung taong re-respetuhin mo, hindi mo talaga gagawin sa kanya yung mga ginagawa mo eh. Mm-mm. As bad boy or bad girl. Correct. Ibahin mo eh. Para magbabago kayo in a better way. For iba yung person. Treatment. Iba yung treatment. Right. Parang ano lang yan eh. Yung sa K-drama si Vincenzo. Oo, ganun din. Mafia din kasi yung naalala ko. Naalala ko tuloy. Ito na naman. Ito yung mga kinabubusit sa akin ng mga kaibigan ko. Kasi pag kunyari nandito kami sa bahay, syempre dami-dami namin, di ba? Mga bakla, mga babae, tsaka mga lalaking friendship. Pag nagiinuman, di ako naglalabas talaga ng ano ng pagkain. Bahala kayo magutom. Pag iinom na lang tayo, bahala kayo magutom, something, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero pag magugulat yung mga yan, pag ano, pag may kasama akong lalaki na kasama namin magiinom, nagugulat yung mga yan, ngingiti. Alam mo yun, magugulat sila maya at maya ako lalabas ng pagkain. Tapos ayan na naman tayo eh. Tapos magpapalakpakan, meron na namang in love eh. Alam mo yun? Na ako mismo yung nagluluto. Ako mismo yung magluluto. In love. Ako mismo yung nagluluto. Ako mismo yung maghahain. Tapos titignan ko lang. Tapos kikindatan ko pa yung mga friendship ko. Ganun, nakakatawa lang. Nakakatawa talaga yun. Parang. Masarap akong kainuman, lalo na pag nandito sa bahay. So, Ayoko na magsalita. Natawa ka na. Binubulgar ko na yung sarili ko. Diyos ko, malalaman nila yung kahinaan ko. O, di ba? Pag nagluto ka na, alam ko na. But, depende rin yan sa bisita, ha? Siyempre, pag ikaw, ma'am, yo, why not? Di ba? O, pag kayo, why not? Di ba? Pero pag, alam nyo na, pag bagong kakalala nila, sure, na Mike, lalaki. Palakain tayo ng Dunkin' Donut. Sponsor. Kunyari lang, fake it till you make it. Oh guys, Dunkin' Donut. So, maraming salamat for the sponsorship, guys. Ako din. Maraming salamat sa Celetech. Kaya siya pa nag-aalaga sa akin ngayon. Diba, napag-usapan natin yan before. Last week. Let's make it till we make it. Last week. Nakita nyo, diba? Panoorin nyo yung mga previous podcast namin. Ang haggard ko, guys. Parang mga 2 months akong haggard. Pero when I discovered you and I started using Celetech. Itag nyo nga dito yung Celetech. Nga. And don't forget to use the BB cream. It really makes my skin glow. So, oh, diba? Thank you so much. Guys, anong mga sponsor? Bukod sa ating sponsors na Good Game PH na nanonood right now. Madami pa dyan. Don't forget to register sa Good Game PH gamit ang aking code. That's MBECA. Meron kaming mga upcoming tournaments and you'll have the chance to win, I think, Toyota Vios. Tama ba ako dun sa nakita ko? Parang may kotse yata, may motor, iPhone. Meron nga talaga. Oo, big time talaga ang Good Game PH. Kaya mag-register na. Ulitin ko lang ang aking code. That's MBECA. O si Butil may sponsor yata. Meron. Butil, ano yun sa'yo? Na-declare ba yan? Chalice. Ano yan? Parte ng katawan. Ito para sa'yo. Ano yan? Tanapan at Chalice. Tanggal lahat ng... Yung mga makakati sa katawan nyo, tanggal ka agad. Ayan. Paki-endorse nga yan. Shout out to you. Tsaka tingko. May discount, no? May discount, no? Pag ginamit yung code mo, Butil. Type nyo lang, ano? Butil Katyalis. Okay na yan. Si AZ, baka may sponsor din si AZ dyan. Ay, meron ako partner nung kaya nung kay Butil Katingko. Katingko. Gusto ko yung mabango yan. Di ba yan yung parang mga ginger? What's your code? Para magamit na yung code mo for Katingko. Katingko AZ. Only.
Baka naman po. Para sa mga toxic. Tatay ko lang. Okay po siya, mga katoksikan yan, yung kating ko. Tanggal ang sakit ng ulo sa mga taong toxic. Oo, toxic. Tsaka pag naamoy mo talagang refreshed ka pag naamoy mo yan. Grabe yung ano nyan, yung kahit inaantok ka. Sa office may ganyan ako eh. Parang pag inaantok. Pag ganun, talaga dilat na naman yun. Siyempre, di ba, panggabi tayo, di ba, panggabi tayo. O, kailangan natin mga amoy-amoy na ganyan. Ang dami pa rin nagko-comment. Kakatawa. Kaya nga. Kakatawa nga. First time natin ito na nakomenta na marami. At ang peak natin ay 14 ba? 16 viewers? 16. 16. Oh, diba? Ano pa ba? Labas nyo pa yung sponsor. Ah, sponsors pa. Summit Water! Ayan. Kaya dapat pag nagbag, ano ka, pag, especially this summer, sobrang init ngayon, guys. Ang dami nilang pinadala sa akin. Nagagahanap ako lang pwede yung sponsor eh. Ang dami nilang pinadala sa akin. Salamat pa, Summit Water. Thank you for sponsorship. And guys, kahit gaano katoxic ang relationship, huwag kayong susuko. Gaya ng Bench So In Love. Always remember to be in love always. That's why you need to use this one, alright? Thank you, Bench. Okay. Okay. Meron pa. Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa. Sa kahit gano ano, kahit gano ka nasasakal or kahit gano ka nahihirapan. Ayan. So gamit lang kayo ng Lux Organic Keratin, pampahaba at pampaganda ng buhok. Okay, para mag-shine yung inyong relasyon. Pampahaba ng pasensya. Diba? Thank you so much, sponsors, diba, for really... Oy, 18 viewers tayo, guys. Baka naman, meron pa ba kayong kinalabas? Naman yung bag ninyo, my God. At saka, if you want to take a break from a toxic relationship, always remember to use this one. Ano, subo lang, have a break. Kasabay ng KitKat. So, thank you much. M.Y.San. Thank you. Sibuti na ba? Sibuti. Dami natin yung sponsors. Dami nga. Sabi dami. Salamat sa mga pa. Sila nagsasagot ng internet connection ng Payforce, by the way. Don't forget to send your GCash para sa, galing yan sa mga sponsors natin, di ba? Diba? Thank you so much. Mamaya, kasuhan ako ng mga tao ng mga sponsor na to. No, by the way, this is just for fun, ha? Disclaimer. May disclaimer. May disclaimer po. Lalabas lahat ng chichirya ko dito kung gusto niyo pala sponsor. Even viewers, thank you so much. Ang dami. Ganun pa lang technique natin sa susunod na. Baka malay mo, di ba? Baka malay mo si Sir Mike nanonood. Magpadala ulit din ng Monster Energy Drink. Di ba? Di ba? Parang talagang hyper na hyper tayo pag nagpa-podcast tayo. Tapos inaangat-angat natin ganyan. Nagmamaganda tayo. Di ba? Tsaka, meron din pala, di ba, yung Monster na ano na headphones yung pamigay nila sa upcoming tournament. Baka naman. Oo nga, Mike. Baka naman. Baka naman. Makadagdag-dagdag, di ba? Parang tayo, parang magandang gamitin. No? Hinika na ako. Kaya pa? Hinika na ako. Please. Okay, sige, balikan na natin to. Last comment na lang natin para kay ano, para kay friend mo. There might be, but based on my experience at sa mga conversation sa ibang tao, healthy at first, pero sa huli nagiging toxic na din. Totoo yun. Kasi nga, people change and you have to accept the fact that change is the only constant thing that's really have to matter in this world. Oh, let the earth breathe. Let the earth breathe. Ayan, oo. Sige, ano na, final words na tayo, guys, dahil it's already 8:07. Ayan, perfect. Oh, go. Azel, invite our viewers to watch your podcast. Watch your streams. Ayan. So, hello guys. This is Asial DT Gaming again. And I stream every 9 p.m. onwards daily. And then every Saturdays and Sundays, I stream at 9 a.m. or 1 p.m. onwards. So, please, yung mga hindi pa naka-follow, ayan, I'm building a new community and I'm having my new community of Genshin community ngayon. So, I stream Genshin on my page and Mobile Legends and Call of Duty. So, my final take for this topic, let the earth breathe daw, pero ang toxic naman sa relasyon
For me, always use your voice. Whenever there are conflicts that you encounter in a relationship, never hesitate to confront each other, because that would always be the key for you to be able to understand each other. Wala namang masama na mag-confront, eh, di ba? Okay. Just always make sure that you are ready emotionally, di ba? Kasi may mga tao na sensitive, may mga tao na walang pakip. Always prepare yourself. And again, make sure that you are, katulad ng sinabi ko kanina, make sure that you are ready to go into an uncomfortable conversation. And if you will be able to do that, then I believe that at the end of the day, you'll be able to surpass or to talk about the things. We will be enlightened about the things that naging magulo para sa inyo and solve the problem. Of course, ayan. So, HLDT guys. Buti yo. Si Buti na to lala, no? Sabi na sa kating ko. Lakas ng tama. Ayan guys, nyaro sa inyo dyan guys. So, ayan, follow nyo na lang Buti na TV. And then, Play Force TV. Doon sa mga hindi pa nakafollow dyan, follow nyo na lang. Follow nyo po yan. Alright, so ayan. Sa akin, siguro, sa isang relasyon, para hindi maging toxic, iwasan natin na yung maglihiman sa isa't isa. Mm-hmm. And then kung meron kayong isang bagay na kailangan pag-usapan nyo na kagad. Hindi yung iipunin mo pa. Kasi magiging ano nun, ano kasabog. Para didibdibin mo lahat. Ganun. Tapos pagka nagtalo kayo, dun lalabas lahat. So mas lalong lalaki yung gulo or yung bagay na dapat inayos nyo na nung una. So, yun. And, alimbawa, nasaktan kayo. So, ito, isopropyl alcohol yan. Umabol pa. Umabol pa. Baka magtampo sa atin yung sponsor mo. Inabol mo lang siya. Mamiyaw. Mamiyaw ikaw. Yeah, I'm reading kasi the real me, yung phone ko. So, yeah. Thank you, real me. Yeah, and by the way, is it possible to fix a toxic relationship? Ang sagot ko dyan ay yes, possible pa yan para sa mga umaasa at sa mga hope, yeah. Pero, always remember guys that anything that has been, that is already broken, is already broken. So, you have to accept na naging toxic ang relationship and it has to be two-way. So, hindi one-way ang pag-ayos ng isang toxic relationship. If both of you are willing to get invested na magkaroon ng healthy patterns sa relationship, then that's good. But if ikaw lang yung nag-aayos or ikaw yung toxic, yung partner mo ay pinipilit kang maayos, then it's best that we need to let go na sa relationship na yun. And find yourself sa isang mas mabuting sitwasyon, because always remember, you have to know your worth and so is the other person. Yun lang guys. And thank you for watching Pay Force TV Podcast, Madam X, Pep Talk Friday, Hara Kier, One on One with Hara, and for supporting all the talents of Pay Force TV. Salamat talaga sa Good Game and all the possible sponsors that can happen. Nag-disclaimer, that can happen to us. Diba ganito kami mag-promote? Wala pa kayong binibigay, ipopromote na namin kayo 100%. Diba? So, thank you so much, everyone. Yun lang. And ako, yung page ko, Madam Becca. I will stream tomorrow for the first time sa May. Ngayong May, first time ulit tayo mag-stream. Kasi sobrang busy natin dahil ang dami nga natin ginagawa. At syempre, nandito pa rin tayo every Thursday, 7 o'clock p.m. It's Madam X, hosted by Madam Becca. And tomorrow, there will be a podcast that's gonna be Pep Talk Friday, hosted by Magic. And Saturdays, get ready with Hara Kiri. So I'll see you around. We'll see you around next week. Thank you for tuning in. This is Madam X signing off. Bye-bye.